And we're back mga ka-verb. So welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik Archery para sa panibagong bike check video. Siyempre dito naman yan mga ka-verb sa FJ Bike Malolos. Ayan, so may brand sila dito na bagong mukha. So magbabike check tayo dito ng bagong mountain bike mga ka-verb. So bago lang to sa pandinig ko, bago sa mata at bago sa bibig. So bago sa mata, sa bago sa bibig. Ano? Kung ano yung mga naiisip natin. And so ibabike check natin mga ka-verb ang Ragusa Alistair. So pangalan ng babae ito mga ka-verb. Pero pwedeng-pwede ito sa mga lalaki. Ayan. So tamang-tama ito mga ka-verb sa mga naghahanap ng budget meal na mountain bike. So malayo ang mararating mo dito. Ayan, no? So sa mga bago lang sa YouTube channel ko, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, at ng kung ano-ano pa, etc. So ano pa hinihintay natin mga ka-verb? Simulan natin ang bike check ng Ragusa Alistair. So ayan mga ka-verb, palagi, ibabike check natin ang nasa harapan natin. Ayan, wala yan sa likuran at wala yan sa gilid. Ayan. So unfortunately mga ka-verb, napapa-English tayo, nosebleeds. Nawalan tayo ng timbangan. So pagpasensya nyo na mga ka-verb, hindi ko maibibigay sa inyo ang timbang, eksaktong timbang. Pero kaya naman natin yung i-estimate. So i-estimate na lang natin yung timbang na ating Ragusa Ragusa Alistair. Ayan. So kasi parang may nakita akong Ragusa spoiler dati. So Ragusa Alistair mga ka-verb, tansya ko nasa 14 to 15 kilograms ito. Yan. Kasi nasa halos ganun lang naman yung timbang ng mga built bikes ngayon. Kasi talagang nawalan tayo ng timbangan. Magpasensya nyo naman. Pero bibili tayo nun. Ayan. And dating sa frame natin, ang frame natin is small. Tingnan natin. Ah, medium. Medium yung nakalagay niya dito mga ka-verb. Pero 15.5 inches. Ayan. Pa-comment naman mga ka-verb. Hindi ako masyadong familiar sa mga sizing pero ang alam ko bas ang 15.5 is small pero nakalagay dito mga ka-verb is medium. Ayan. So Ragusa, ang ganda ng pinaka-sticker niya. Parang reflectorized siya mga ka-verb. Eh, parang may hologram yata to. So aluminum alloy 6061 ang ating frame. Siyempre yan ay gawa ng Ragusa. Ayan, muntik ko ng masabing mountain peak. Tingnan nyo yung mountain bike dito mga ka-verb. Font siya ng mountain peak. Ayan o, tingnan nyo. O, di ba? At ang kulay ng ating frame ay matte blue. Pagdating dito, matte blue. Then dito is matte yellow-green. So konti lang naman yung yellow-green niya. Dito lang sa may bandang head tube. And the rest is matte blue na. Yung blue niya may pagka-glitters ng konti. Ayan, kung makikita nyo mga ka-verb. Tapos yung Ragusa niya, makapal to na para siyang decals, para siyang sticker pag kinapa ninyo. Pero pintura to mga ka-verb, Ragusa. Then dito sa Alistair, ganun pa rin. Pagdating sa taas, may Ragusa pa rin dyan. So pag kinapa mo, pare-parehas sila na parang decals. Tapos dito, meron ako nakita, Advanced Aluminum Dynamic Structure. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Mahina tayo sa English. Mga ka-verb, pa-comment na lang sa baba. Tapos syempre, kadalasan naman, dito sa chainstay, merong nakalagay na model ng ating bike. Kagaya nito, nakalagay dyan is Alistair. Ayan. So napaka-simple nung design ng ating frame. So sabi nga nila, simplicity is beauty. Ayan, napapa-English tayo. Saan ba tayo natuto na mag-English, eh, no? At syempre, yung bridge nito, kita nyo mga ka-verb, yung bridge niya, fully weld. Ito. Hindi kagaya ng ibang bridge na pa-diretso lang siyang gano'n. Ito, nakatalagang welding siya dito sa ating seat stage, saka dito sa ating seat tube. Ayan. Dito naman, mayroon siyang bridge. Yan, yung pangkaraniwang bridge na nakikita natin sa chainstay. At may nasisilip ako doon na i-stopper para lagyanan ng kable ng ating FD. So sa madaling salita, pwede itong gawing 2x o 3x. Nasa sayo na yun. Ayan. Chainstay natin mga ka-verb, ang lapad nito. Then pakitid. Ayan. At ito pa pala isa mga ka-verb, patriangular ang shape ng ating seat stay. Tingnan nyo. Ganda nito. Ito dito. Nagagandaan ako dito, promise. Ayan. Tingnan nyo, bukang buka. Speaking of buka, ang luwag ng clearance pa ng gulong dito. Ayan.
So, pwede kang gumamit up to hanggang 2.4 siguro dahil sa luwag nito. Dito rin maluwag mga carpo. Ang luwag oh. Na ipapasok ko pa yung daliri ko. Yan. At syempre, replaceable, removable ang ating dropout. Ayan oh. Kikita nyo naman oh. Walang daya yan mga carp. Lagyan na ng water bottle cage. Hindi yan mawawala sa isang frame lalo na sa mountain bike and road bike. Ang kagandahan nito mga carp, internal cabling. So, bakante itong isa. Ayan. Dito yung kable ng FD. Itong nakikita nyo na kable na to is external. Ito yung hydraulic hose para sa ating hydraulic disc brakes. Tapos dito sa kabila is yung ating kable ng RD. Ayan. So, talagang pang external lang yung ating hydraulic hose kasi wala siyang space dito. Yung iba kasing frame, may nakikita tayong ganun. So, dito lang, ito lang ay pang FD. Kasi kung ito ilalagay mo naman dito, dito, medyo magkakaroon ka ng ano dito, yung gas-gas kasi tatama ito. So, talagang na-design ito ng pang FD ito at ito external. So, okay naman yun. Wala naman problema doon. At syempre, hindi yan smooth welding. Maraming uod ng pagkaka-welding dyan. Ayan, palagi ko na lamang sinasabi mga ka-herbs sa aking video, hindi naman makakadagdag ng performance kung smooth welding yan. Ayan, no? Or fully internal cabling yan. No? Siyempre, nasa pedal, nasa binti. Ayan, no? Di ba? At syempre, ang headset niya, sinukat ko ito mga ka-herb, 100 millimeter ang haba. Ayan, nakukutan ako sa kanyang head tube. Cute talaga niya. Na-tapered na may ragusa dito sa may bandang harapan. Ang cute talaga niya, promise. Ayan, no? At dito tayo ngayon, kanya suspension fork, coil type, made from steel lahat. Ayan, steel, steel, and steel. Sticker natin dito mga carp, ragusa to. Ito, ito pwede niyong tanggalin yan, pero para sa akin, wag na. Kasi nagpapaganda ng itsura ng ating suspension fork niyan. At ang ating stanchion mga carp, sinukat ko pa rin yan. This is 110 millimeter na merong rubber indicator ng inyong sag. So, yung sag, yun yung travel ng ating suspension fork. At tingnan natin ang steerer tube. Ayan, kitang-kita mga carp, walang daya. Yan ay straight. So, ginamitan ito ng adapter para maipasok dito sa ating tapered. So, maluwag to eh. Yan, ito maliit. So, gamit ka ng adapter para tumaba yung steerer tube. Yan, di ba? Ganda oh. Promise. And syempre, hubs naman tayo. Kailan kaya ito magiging wipes? May hub eh. Hubs. Ginano. Made from aluminum alloy. Ball bearing type. Ito mga carp. Matibay yan kahit ball bearing yan. Alaga lang sa grasa. Quick release. Made from aluminum alloy. Mga carp, wala siyang tatak. Ayan o, nakikita nyo, wala siyang tatak. Oh. Ilangin natin ng holes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32 holes ang ating aluminum hubs. Then, baka lang ating spokes, aluminum alloy, double wall na rims. Ito yun hanggang ngayon, hindi ko pa napuprove na sabi ay reflectorized daw to. Hindi pa tayo nakakagamit ng ganitong rims. Pa-comment naman mga carp kung meron na kayong ganitong rims na confirm na reflectorized. Yun ay base lang sa aking pagtanong-tanong. Ayan, oh. At ang gulong natin is ragusa. Ayan, na Cameron Race. Parang ang bilis nito, no? Tunog mabilis. Cameron Race. Na 29 by 2.125. Again, mga carp, dun sa ano nito, sa clearance, ay ano, napakalaki talaga. So, tansya ko pa lang muna is 2.3 kaya to. 2.4 na hindi ko masure. Ayan. Talagang malaki siya. Kasha in lalak. Ano ko? In tuturo ko. Diba? So, ang laki ng clearance niya. Pati dun sa frame, malaki talaga. Ayan, no? At syempre, sa kabila, ganun pa rin ang gulong natin. Ragusa Cameron Race 29 by 2.25 na tan wall ba to? Hindi ko malaman kung ano to. Palagi na lang ako na ano dito nalilito. Yeah, aluminum double wall alloy na rims. Baka lang ating spokes. 32 pieces yan. Siyempre, aluminum alloy na hubs. Ball bearing type. Quick release. 32 holes. Yun. At ang ating cogs. Silipin muna natin. Ayan. Maninilip tayo eh. So, kung ragusa ang frame,
Ragusa ang fork. Siyempre, ang kags niya is ragusa. Ayan. So sana, ang ganda sana, no? Kung may ragusa yung, may tatak yung ano, yung halves na ragusa para full ragusa yung parts ng ating mountain bike. Ayan. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, is pin na 11. 2, 38, 36, 11 to 36 teeth, 10 speed ragu sa kags. Ayan. At ang ating RD ay L2A7. Ito yata yung RD, mga ka-erp, na plastic yung talagang ano niya. Made from plastic, hard plastic. Ito. Ayan. Plastic to. Then plastic to. Ayan. So, for me, mga ka-erp, advice lang as buyer, as mountain biker, as user, meron kasi ako nito, ito. Yan, ingatan to. Kasi plastic to eh. Yan. So, kung mag-a-adjust kayo, ingatan nyo to kasi pag nagkamali, alam nyo naman ang plastic, syempre, baka malustred. Yan, kaya ingatan nyo tong part na to. Yan. So, advice lang yan, mga ka-erp. Ayan, no? Syempre, L2A7, 10 speed. Yung pulley niya, mga ka-erp, is plastic, is standard size. Ito yung tension pulley. Yung guide pulley niya, again, ganun pa rin. Plastic pa rin, mga ka-erp. Standard size pa rin niya. Hindi yan standard electric fan, ha? At ang kadena natin, hindi ko mabasa. Bible. FNC-F10. Medyo na ano ko dun, ha? Bible yung tatak ng kadena natin. Pero 10 speed to. Yung ating kadena. At ito, tingnan nyo mga ka-erp, ang ganda nung crankset. Ayan, yung crankset natin mga ka-erp, ha? Yung chainring niya is bakal na 34 teeth. At yung crank arm niya is made from aluminum alloy na kasi sinubukan nating magneting kanina yan gamit ang ating mahiwagang magnet. Pero ang ganda nito mga ka-erp, bakit? Kasi meron siyang plastic dito. Ayan, so hindi siya ganun pansinin. Ang gandang tingnan, no? Di ba tingnan nyo? Ito, plastic din to. Ayan, nasa loob yung crank arm. So, ang ganda. Square tapered to, mga ka-erp. Ayan. Oh, di ba? At ang ating seat clamp ay made from aluminum alloy. 34.9. Ayan, yung ating seat clamp. Siyempre, 31.6 na seat post. 350mm ang haba. May setback. Yung medyo nakatras ng konti, double bolt, natitilt yan. Ayan. At syempre, ang ating pedal, ito hard plastic. Mas matigas pa to sa ulo ko, mga ka-erp. Ayan, sinubukan ko. Hindi, joke lang. Matigas talaga to. At ball bearing type. Ayan. Matibay yan, mga ka-erp. Almost 1 year na yung aking pedal. Araw-araw kong ginagamit ang bike ko hanggang ngayon buhay. Basta lagaan lang ng grasa yan. Ayan, no? At syempre, ang upuan natin is Ragusa. Ito yung may ano, may dalo yan ng ihi, tapos may singawan ng utot dyan. Ayan, kita nyo, hindi mo na itatayo yung puwit mo. Kapal kaya ng foam nyo, no? Sarap, oh. Di ba? Ragusang kapal. At ang ating handlebar, nakakalimutan ko magnet. Ito yung ating mahiwagang magnet. Yun, made from aluminum alloy. Ang stem natin, syempre, alloy pa rin yan. So, ang handlebar natin is 690mm. Stem natin is 80mm. Ito yung tinatawag ko na kamao stem. Naka-negative kasi siya. Pag ginawa mong positive yan, medyo hindi siya magandang tingnan. Spacer niya mga ka-erp, tig 10, 10 sa taas, 10 sa baba. Ang dust cap niya medyo 15mm. Yan. Siyempre, hydraulic disc brakes natin is Camros. Uy, ang lambot. Ang sarap pigain ito mga ka-erp. 3 finger. Pero pwede mo i-atras dito yan para mag 2 finger. At ang shifter natin is L2A7 na may indicator ng 10 speed dito. 1, 3, 5, 7, and 10. Ang grip natin, ito yung grip mga ka-erp na merong lock. Ito. So, madali mo na mababaklas yan. Luwagan mo lang to. Hindi kagaya ng iba. Apakahirap, di ba? Lalo na yung silicone. Yan. Yung end cap niya mga ka-erp, naka-fix dun sa ating grip. So, maganda tong grip na to. Kasi kung may end cap dyan, madalas talaga, karamihan, nalalaglagan ng end cap. So, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-wambay lang yan. Huwag maghanap ng wala, baka iwan ka bigla nyan. Ayan, di ba? At syempre, ang rotor natin is 160mm
pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. And syempre, caliper natin is from Cambros pa rin. Ayan, na naka-IS mount. Tingnan natin, hindi mo mapapalitan or hindi mo masaservice yung brake pad. Kailangan tanggalin mo lahat. Ayan, kasi may mga nakita tayong caliper na pag tinanggal mo yung pin, kahit hindi mo na tinatanggal yung caliper, pwede mo nang i-service. Ito, tanggal caliper talaga kung gusto mong i-service yung brake pad. Ayan. Sa kabila naman, mga ka-ERP, kabila natin is naka-post mount. Ayan, Cambros. 160mm na rotor. Ayan. At ito pa, napansin ko, mga ka-ERP, ang daling magbaklas ng caliper kasi nakalitaw ang tornilyo ng caliper dito. Hindi siya tumatama dun sa ating frame. Ang daling magbaklas, oh. Oh, di ba? Saka yung caliper niya, ang ganda. Meron siyang uka. So hindi tatama sa rotor. So okay. Thumbs up ako dito sa caliper ng ating Cambros. Kasi yung iba pabilog, tumatama yung itong part na to dito sa rotor. At ito hanggang ngayon hindi ko alam. Sabi nila, pwede daw yan lagyan ng side stand. Pero wala pa akong nakikita mayroong ganun. Yun. At kabila ng ating crank arm, ito yun, mga ka-ERP. So, sulyapan uli natin. Palagay ko, wala na akong nakalimutan. So, ang ganda nito, mga ka-ERP, Ragusa Alistair. So, ayan, mga ka-ERP, ang ating bike check na nakalimutan ko na, Ragusa Alistair. So, ang ganda nito, mga ka-ERP. Tamang-tama talaga sa mga naghahanap ng budget MTB dyan. So, mga gustong magsimula ng MTB. So, recommend ko sa inyo itong mountain bike na ito. Ayan. So, nagkakalaga to dito sa FJ Bike, Malolos, Bulacan, ng 12,000 pesos. Ayan. May freebie sila na water bottle cage, water bottle, tail light sa mga magpa-purchase ng kanilang mountain bike. Tumatanggap sila dito ng cash, aba syempre. Ayan, GCash to bank transfer, home credit, and credit card. So, napakadaming para bumili ng mountain bike dito sa FJ. So, pwedeng-pwede talaga ang mga home credit sa mga naghahanap ng hulugang bike. Punta na agad kayo rito. Ayan, so napakaraming pagpipilian. Panoorin niyo yung nakaraang video natin. Ayan, so binanggit ko lahat ng price na nakita ko dito na mountain bike. Ayan. So hanggang dito na lang, mga ka-ERP, ang ating bike check videos. Kita kayo tayo sa susunod na video. Siyempre, dito ulit yun sa FJ Bike Malolos, Bulacan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.